So we are back again guys dito sa Pidyaloob TV. Yan si Bully, medyo matino na wala putid yan. Kaso di pa ganong magaling. Yan nga wala putid. So yung video natin nga ngayon wala putid is about dun nga sa egg na tinulungan nating makalabas sa ay about dun sa inakay na tinulungan nating makalabas dun sa egg. So mamaya mapapanood nyo yan wala putid. Then yan update kay Bully. Medyo gumagaling na siya na di pa naman totally magaling, medyo mahina pa din siya. So, ayun nga wala putids, kung bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutang mag, ayan, nahulog na si Bully. Buti na lang, medyo malakas pa lumipad, di lang niya kaya ganong lumipad ng mataas. So, huwag mo na kalimutang mag, like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod pa natin video. And also, pakilike na rin wala putids, yung ating Facebook page. Ayan, Pidyaloob TV. Ayan, malalaglag na naman si Bully. Para lagi ka updated sa may lalabas natin video dyan. Okay, malapatid. So, paano nga ba natin tinulungan yung inakay na makalabas sa itlog? Alamin natin. Tara! Ayan, malapatid. So, hatching day ng itlog nila nila unknown. So yan oh, sakto inabutan natin, napipiga na all of teeds. Ayan, so ayan nga sila oh. So isa pa lang mapipiga yung panganay ito all of teeds. Usually ito yung cock. So ayan, so sa mga masiselab breeder, huwag yung gagawin ito all of teeds. Mabait lang yung breeders ko, kaya naganto ko. Ayun sila, oh, nagsisikain. So, nakita ko pagkabigay ko yung pagkain, lumalabas to isang ina kayo. Ayan, all of deeds. So, sana abutan natin yung paglabas niya. So, wait lang. Update ko kayo pagka may progress na ulit. Ayan, all of deeds. So, gumagalaw yung ina kayo. Ayun, oh. So, ganyan itsura niya pag lalabas na. Then medyo minsan tinutulungan natin pag talaga mahina. Kaso ito mukhang malakas na may inakay nito. So itong isa is ayun, meron na. May bitak na din. Ayun ah. Ayun ah. So tanaw na rin yung bitak niya, all of the teeds. Ayan, pahakit, nakita nyo. Ayan, ito yung bitak niya. Ayun. So usually andiyan yung tukaan niyan. Yung tinutukaan niya palabas. Ayan, ito isa natin. So, nagulat ako kanina magpapakain ako. May kaka ako may bitak. Then, naalala ko, hatching day nga pala nila ngayon. Nakalagay sa listahan natin. So, kada magpapaano tayo, nililista natin yung paanak ng alabadids, yung itlog. Kung kailan maaari or kailan possible na mapiga. Then, yan. Ngayon nga yung possible na araw na mapiga to. Then, nakita ko. So, December 6, napiga yung isa. Then isa baka mga December 7 na. Yan, delay ng isang araw isa dyan. Itong isa na yan. Kaso napipiga din dahil malakas yung similya ni Malabutids. Yung similya ni Unknown. Nabubuhay lahat nung inakay. So pali second clutch na nga to. Ayan, ayun yun no. Yan, ganyan yung itsura nyan pagka pagka mapipiga na. So, ilang beses na ako nakasaksi ng ganyan, ilang beses na ako nakanood ng ganyan. Then, why not i-share ko sa inyo yung nakita ko kung paano nga ba sila lumalabas sa egg. So, yan. Ganyan yung ginagawa nila paglabas sa egg. Then, yan. Nakakatulong pa tayo yan. Yung flash natin na yan is medyo may kainitan, medyo may warm. Then, sila. Maiinitan sila. Then, magkakaroon sila ng konting lakas. Then, parang sikat na rin ng araw yan. Natutuyo ka agad yung nila. Yung bahang balot sa katawan nila, all of deeds. So yan, update ko kayo pagka may progress na ulit. Ayan o, gumagalaw pa yung nakay. So wait lang. Ayan, all of deeds. So, ayan, medyo nababakbak na ibabo. Ayan, nalaglag dun sa gilid yung pinagbalatan. So yan, yung tuka niya. Ayan yung tuka niya, all of deeds. Yung maputi na yan. Yan na yung tuka niya. So, medyo tutulungan ko to if ever na manghina siya ulit, mga love deeds. Pagka, kasi ganyan, it's either pwedeng mamatay yung inakay pagka medyo matigas pagka mahayang calcium yung hen natin, magiging sobrang tigas ng itlog, hindi niya kaya lumabas. So, usually, ang ginagawa ko sa ganon is
Yung kuko natin, gaganunin natin ng gentle force lang. Pag ganyan nakalaki yung bitak, guguhitan lang natin na ganun. Didiinan lang natin ng konti, laglagyan lang natin ng crack. Pero hindi natin pakakadiin kasi masusugat yun yung shell nila. Papasok yung shell, then masusugat sila. So ito, nilagyan ko na to kanina. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan, sa likod. Sa likod ng egg. Is naglagay ako ng ano. Ayan, ng guhit na crack. Inano ko lang ng kuko ko yan. Inano ko. Yung giniinan kong ganun. Ayan, ito yung kuko natin. Ayan, kaya medyo mahaba talaga dyan. Yun yung purpose niyan, walapadid. So, diniinan natin. So, buti na lang, di pa ako nakakapaggupit ng kuko. Kaya, pabor. So, huwag nyo nga lang pakakatulak dahil delikado, baka masugat yun na kaya. Ayan, no? Lumalabas na yung ano natin. Panganay. Which is, usually ito yung nagiging lalaki. Pero sometimes, mas nauuna yung hen kesa sa cock. So, depende yan. Pwede rin magkaroon ng dalawang cock, dalawang hen. So, depende yan sa breeder. So, may ganun talaga, mga lapatids. Mayroon talaga nangyayaring hindi hen and cock yung lumalabas. It's either cock, and then hen and hen. So, pwede talaga yon sa mga nagtatanong nun. So, may nangababasa akong ganun. Bakit daw yung inakay nila magkapatid naman? Kaso, parehas cock minsan. Kadalasan, parehas cock, madalang yung parehas hen. Kasi, di ko rin alam bakit nangyayari yon. So, ayan nga, oh. So, update ko kayo ulit pag kami progress na dito. Ayan, wala ba din? So, naitulak na niya yung itlog. Ayan, oh. Ayan yung sinasabi kong tulong na ginagawa natin, wala ba din? Tinatanggal lang natin yung... Ay, di natin tinatanggal pala usually. Ay, naano lang natin, nilalagyan lang natin bitak na ganun. Pagka meron na siya talagang bitak na mahaba, hindi yung ganyan palang bitak, hindi pa natin ginagalaw yan. Pagka mahaba na yung bitak niya, malaki-laki na halos kaganyan na, tutuloy natin yung guguhitan natin paikot dahil di naabot ng tuka niya halos yun. Kaya pwede talagang mamatay inakay doon. Ganyan, pagka ganyan na, hindi ko natutulungan yan malawadids dahil mayroon pang organs na nakapakat sa itlog yan, siya na bahala mag-alis. Para tansyado niya. Ayan o, ayan yung ulo niya malawadids. Ayan, so babala nga pala, hindi lahat ng breeder is pwede nyong gantuhin. May maselang breeder na pag ginanyan nyo is hindi na lulukuban nyo inakay. Di na papansinin, pamamatay nila inakay nun. So buti na lang sila unknown, subok ko na, mabait naman. Kasi na yung first clutch nila is nakita ko rin yung hatching, then ginanyan ko din, tinulungan ko din. Ayan, all of deeds. So, medyo may kalakasan tong isang inakay na to dahil ang lakas niyang lumabas. So, kung naiinip kayo, wag niyong hihilahin sa itlog yung inakay dahil isang pagkakamali yun, all of deeds, dahil yung inakay na yan is medyo may organs pa na nakapakat yan sa itlog. Lalo na yung pusod nila, all of deeds. Hayaan yung sila yung lumabas, and then if ever man na nakaganon na itulad nung kanina malaking butas, pwede nyo tulungan, pero hindi ko talaga suggested na tulungan nyo. Sadyang ginagawa lang natin yun, wala ba din, baka medyo madalian sila, then sanay na kasi tayong gawin yun. Delikado ginagawa ko na yun, wala ba din, pagka kasi nasobrahan kayo sa diin ng kuko, it's either na mapunta yung shell sa laman nila dahil sobrang lambot pa nyan, wala ba din, kahit saan nyo anuhin, parang babing fetus yan sa sobrang lambot pagkagaling sa itlog na ganyan, wala ba din? So, di ko recommended na tulong na anuhin nyo, hayaan nyo na lang yung parent na tumulong. So, usually yung parent, ginagawa talaga yun pagka professional or proven na yung mga hinahin. Tinatanggal nila yung tuka, yung itlog, yung shell, tinutulungan nila. Kaso, madalang sa mga hen yun, madalang sa mga breeder yun, mahirap pakahanap ng ganun breeder. So, yan o. Usually inakay lang talaga yung gumagawa ng parang so ito nakapakat pa yung puso niyan wala ba tins kaya ganyan. So update ko kayo ulit pag may progress na. Ayan wala ba tins. So medyo pinaiinit ko yung inakay. Ayan. So tinutulungan natin ng bagya. Pinaiinit lang natin pero hindi natin binabakbak yung itlog. Ganyan ginagawa natin. Ayan ang dumi ng kamay ko wala ba tins. Kaya no. So, ayan nga.
Ayan, mga kapatid. So, babalik ko na dito. Ayan, tututok natin yung likod niya doon sa shell. So, papalabas na rin siya. Ayan, yung tuka niya. Sumisingap-singap. Kaso medyo humihina na siya, mga kapatid. Kaya medyo binabantay-bantayan na natin. Baka mamatay pa. Ayan, yun. Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. Ayan na. Halos paalis na kayo puso niyan. Pero... nakakonekta pang bagya sa shell yan, kaya di pa rin talaga natin pwedeng hilahin. Hayaan yung inakay yung lumabas dahil sila yung nakakaramdam ng sakit niyan. Ayan, tataog ko na lang para matulungan. Ayan, wala deeds, labas na yan. Yung pag ganyan pwede siguro, hindi ko talaga recommended na galawin nyo yung inakay. Pinakikita ko lang sa inyo yung pwedeng mangyari or yung nangyayari pala pagka napipisa yung inakay. Ayan o. Ayan. Normal na magkakabuhangin yan, malapatids. Then mawawala rin yan. Ayan o. Nakapilipit sila sa loob ng egg, malapatids. Ganyan itsura ng inakay sa loob ng egg. Ayan. Yung leg niya nakasabit pa. Ayan. Labas na. Pakpak niya. Nakalaano na. So tututok natin siyang bagya sa shell niya. Ibaba natin siya ulit. Ayan. Ayan na, wala patid. Labas. Labas. Go, Eggie. Ayan, wala patid. So, tututok ko lang pang video, pero papast forward ko yan hanggang sa ano, hanggang sa nakalabas na siya. Ayun, malawtid. So, natanggal na din siya. Kaso, may dugo. Ayan. Dito normal na may dugo talagang ganun. May dugo yung bagay put niya. So, sana mabuhay ito. Ayan o, ito yung pinanggalingan niya, malawtid. So, babalik ko na sa hento dahil kailangan na init ng hento, malawtid. So, ayan, huling tingin. Okay, malawtid. So, baka mamatay pa itong inakay na to. Okay, mga kapatid. So, yan. Titingnan natin kung ano yung reaction ni, ano, ni Litar. So, biga na nga inakay niya yan. Binalik na natin. Then, tinitingnan lang niya, mga kapatid. So, sana, pakainin niya. Sana subuan niya. So, ayan nga, oh. So, yan. Mabait naman ito inakay na natin na yan. Ay, ibon natin na yan. Susubuan niya yan. Sana. So, yan. Ayan nga, mga kapatid. So, si ano, walang pakiho. Si Litar talaga yung malakas bumuhay dito, mga kapatid. So, ayun o. Inakay natin. Boy pa ba? Ayan, gumagalaw pa inakay natin, mga kapatid. So, hindi na natin hintayin subuhan niya dahil naiilang sa atin si Litar. Ayan, pagka ganyang napiga na, iniiwanan ko na yan. So, di normal yung nangyari sa inakay na to na mayroong dugong lumabas. So usually wala talaga yan. Kaso since tinulungan nga natin, then medyo napasama ng bagya. Sana hindi naman lumala. Sana hindi naman siya mamatay, mga kapatid. So end ko na nga to dito, mga kapatid. So hanggang dito na nga lang to. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod ko pang video. Okay, mga kapatid. Bye bye.